Let's talk about, Suzette, pagbalik. Ang pagbalik po ay isa sa mga entries sa pista ng pelikulang Pilipino. What is the film? It's actually a Visayan film, so it's called Pagbalik. Ah, so it's Pagbalik. Pagbalik. Pero okay. In Tagalog, it's Pagbalik. That's true. Sa amin sa Waray, Pagbalik. Pagbalik liwat. It's a story of a family, the struggles of each generation, kasi it's a three-generation group. So the struggle of a millennial son, the struggles of an OFW mother, yung dilemmas niya, at saka yung fears ng aging grandmother. So it's yung relationship nila bawat isa. At saka yung henerasyon, ano, tatlong henerasyon. You play the OFW. Correct, I'm the OFW mother. What is the most interesting story about the role? Yung, of course, the OFW is, yung dilemma niya is whether to just stay and take care of my family or should I leave again and earn some money and send it back to them so they can have a better life. So, yun ang pinaka-dilemma ng OFW. Okay, pero ang kwento dito ay naiiba dahil ikay nagtrabaho sa abroad ng maraming panahon, katulad ng marami natin mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya, nagpapadala ng pera. Pero dito sa kwento ng pagbalik, yes. It's a bit different. Can you reveal the story na somehow, you know, you discover what happened to the money that you were sending all these years? Bahagi ito ng narrative, right? Yes. When she went home kasi, she realized that their life here in the Philippines didn't change at all. In spite pero iniisip niya na nagbago kasi nagpapadala siya ng oo, so pera. Nagtataka siya, ano nangyari doon sa pinaghirapan kong pera? Okay. And just to realize in the end that dito pala na, ito pala yung nangyari. You have to watch the movie to find out what happened. Yes. Pero napakaganda ng tema, di ba? It's a very simple story about the family, so everybody can relate to it, actually. I think some of the greatest movies are simple. Now you're doing Circa. Yes. Tell us everything you can about the movie. Circa naman is about family relationships. No? It's about a movie producer played by the great Tita Anita Linda, who's celebrating her 100th birthday. And she wants everybody, mga anak niya, mga nakatrabaho niya, during the time that she was producing, na magpunta doon sa birthday niya. And it's a challenge for everyone. Kasi kami, who plays her children, halos wala na kaming interest. Wala kaming interest doon sa iniwan niyang legacy. Except for my son, played by... The character is Michael. Yeah, Michael. Enchong D. Okay. Played by Enchong D. Na millennial, pero siya yung nagka-interest. At siya yung naghanap talaga ng mga tao, ng mga artista na talagang, you know, matagal nang hindi lumalabas, inisa-isa niya yon para mapapunta niya doon sa birthday, para mapasaya niya yung lola niya. Enchong was doing a film, but he can't finish it because wala pang ending. Parang gano'n, wala pang ending. And it's supposed to be, syempre, buhay pa yung lola niya. Beth, let's go to you. Let's go to your role in Circa, and then I'll go to Gina. Ako yung artist dito. Ako anak ka rin? Yes. Ako yung... Mas matanda siya sa akin. Oo. Bakit kailangan i-emphasize? Okay. Emphasize na. Ako yung neutral. Ibig sabihin, kung sinabi ng majority, ituloy yung production, papayag ako. Pag sinabi ng majority na hindi, papayag na rin ako. Para is, lang tayo. Which is very far from who you are. Yes, exactly. I'd like to invite you to subscribe to Cinema One YouTube channel Experience inside the cinema's thought-provoking conversations with the brightest stars on screen and the people behind the scenes. Thank you.